Hello, kamusta? Magandang araw mga kababayan. Johnny the Vlogger po uli, ang vlogger na lagi naka-pink. Minsan naman ay nakadilaw at pula. Hindi sabagay sa akin na magpula. At least itong pink, bagay na bagay ito sa kulay tsokolate ko. Alright, so pag-usapan po natin ngayon ang disqualification case ni BBM. Yun ang cancellation ng kanyang COC na kung ilang beses na akong ibinasura ng COMELEC, 'di ba? Sa COMELEC level sa committee level pa lang ng ano, committee division level pa lang ng COMELEC at saka sa NBank binasura na ko 'yon. Well, pasihan lang naman kasi noon ay yung kanyang hindi daw nagbayad ng buwis at nahatulan daw ng mababang hukuman. Pare-pareho lang naman po kasi talaga yung mga basihan ng mga complain nila. Alright, so bago tayo magpatuloy, please make sure naka-subscribe na po kayo. At huwag niyong kakaligtaan, i-hit yung atin pong bell notification button para lagi kayong ma-update kapag meron po tayong in-upload. And also, pag meron tayong schedule ng mga live streamings. Okay, dun sa mga nakasubscribe na po, please don't forget to share at saka yung like button po natin. Bilang tulong niyo po, kailangan po na click niyo po yung like button and then mag-comment din po kayo sa comment section natin para ito po ay ma-recommend ng YouTube na sa ganun marami hong makakapanood. Okay, so you know the secret na. Bakit yung iba maraming views, yung iba naman, maganda content, tapos madalang yung nanood, hindi rekomendado. Okay? Yan lang po yung tulong na maihingi ko sa inyo. Ngayon, kahapon, May 17, 2020, umaga nakareceive ako ng notification sa aking Twitter na ifinailangan nila ni na Attorney Theodoro T. ang kanilang reklamo sa Korte Suprema. Mga kababayan, bigyan ko lang kayo ng konting idea rito kung ano yung mga basis nila. Sinasabi kasi nila na ang kaso raw ni Bongbong Marcos na tax evasion dati ay nahatulan siya, totoo naman, nahatulan siya doon sa mababang hukuman na makulong ng ano yata yun, na 7 beses na pagkakakulong na may tigwa 8 taon. Kung ako nagkakamali. Basta 7 times 8 yan. Or 8 times 7. I'm not really sure now kung alin doon. Basta ganun. So, dahil po dyan, may tanong ho kasi doon sa may COC na nakalagay doon na ikaw ba ay nahatulan na ng nahatulan ka na ng kaso na mayroong kinalaman sa moral turpitude. Yung ganyan. Ang sinagot daw ni BBM doon is no. E samantalang merong hatol doon sa mababang hukuman, dapat daw nilagay ni BBM ay yes. That is misrepresentation daw ang ginawa ni BBM. Anak ng tokneneng, eh kung ni-yes na BBM yon, automatic, hindi tatanggapin yung kanyang kandidatura. Diba? At paano pa niyang ipaglalaban, paano pa niyang i-justify na qualified siya tumakbo. Ang bobo rin ng mga nag-isip eh, no? E naghirapan pa nila, mga abogado pa yan, ha? Eto pa, isa pa. Kung naghahanap lang talaga ang mga taong ito ng misrepresentation, misrepresentation po ang kay Lenny Robredo sapagkat ang tinakbuhan ni Lenny Robredo ay independent. Pero siya pa rin naman ang chairwoman ng Liberal Party. Haler, that is a clear misrepresentation. Diba? Isang malaking pagsisinungaling kung basihan ito. Diba? Para makansila ang COC ng isang tao. Now, going back, ako naman ho'y naniniwala na hindi ho sila magtatagumpay. Pero bilang libangan na lang, sapagkat sa ngayon po, libangan ang mang-asar ng mga talunan. Okay? Alam nyo, ang desisyon ng mababang hukuman ay hindi ho maaaring gamiting basihan kung ito ho ay binago, binasura, binaliktad ng mas mataas na korte. Diba? Which is mas mataas pong korte kasi inapila ho ito ni BBM doon po sa Court of Appeals. And then ang Court of Appeals, itinama ang desisyon. Kasi unang-una, bakit mo siya hahatulan ng kaso ng tax evasion? Eh yung BIR mismo pala nakatanggap ng payment. Eh paano yung evasion doon? Diba? O kasi daw hindi wala raw maiproduce sila BBM na pruweba na nagbayad sila ng buwis. Eh putik yung record na nga lang eh. Na may binayaran eh. And besides, sino ba nagsasubmit ng ITR? Sino ba nagkakaltas ng buwis? Hindi ba ang accounting department ng Ilocos Norte? Eh yun dapat ang habulin nila.
kung sino man yun. Kasi nung time na yun, governor siya, at ang income tax return, wala pang Pilipino yata ang nakaranas na magproseso sa mga empleyado ha, na nagmagproseso ng sarili niyang income tax. Di ba? Ni maging ang kanyang sariling income tax return. Piniprepare ito ng mga tao na may alam sa accounting, sa accountancy. So, si Mario Josep, di ba? Ngayon, ako'y naniniwala na kompleto sa papel yan si BBM. Pinahugot lang yan noong 1986. Parang yung record ni Amy na sinasabing hindi ho nag-aral lang ka sa College of Law, walang record sa UP, mabuti na lang nandyan si Guanzon at nagsabing, classmate ko yan at seatmate ko pa. Matatalino kami, ano ba problema nyo, di ba? Noong 2019 na binabakbakan si Amy. So uso ko kasi noon yung ano eh, yung ano ba yun, yung destroy anything about the Marcoses. Yan, para magmukhang wala talagang records. Uso, madali naman ang putan ng dokumento noon eh. Now, so ito yung kanilang kasong isinampan, disqualification or cancellation ng COC ni BBM, na ang magiging epekto po nito ay may ituturing ho si BBM na hindi man lamang naging kandidato. Kasi walang visa pag wala kang COC. Eh hindi ka naging kandidato. What will happen to our 31 million votes? Eh di wala, basura. Diba, may ito, parang yung Kimarcoleta lang na, na itinuring na lang na stray votes. Yung mga nakuhang boto ni Marcoleta. And kay BBM, yung 31 million ang ating boto pang 31 million plus ay ituturing lamang na stray votes. Walang yung stray votes eh, no? 31 million. At anong ito mga kababayan? Bakit nung hindi nila ito i-finile sa Supreme Court bago pa mag-eleksyon? Kasi yun natatakot sila. Na kung sakali naman na ano na i-file nila ito doon sa Supreme Court, no, bago mag-eleksyon, imagine May 9 ho yung halala natin. Ano ho ba yung magiging epekto? 'Di ba? Ang magiging epekto po, wala ho silang kasiguruhan na si Lenny Robredo ho, ang kanilang dakilang ina, ang mananalo. Ah, at ano to? Yung mga loyalista ay boboto si Lenny Robredo kasi siya yung pangalawa. Na milya-milya yung layo kay Bongbong Marcos sa mga surveys. Diba? Sa lahat ng klase ng surveys, milya-milya ang layo. Maliban na lang pag sumani, bampuwersa ng Pakistan, ng India. Diba? Okay, so, kaya hindi ho nila yan isinampa. Kasi kung sakaling mabaliwala ang COC ni BBM, kung sakali lang ha, eh ang mga tao po lilipat ng boto yan. Baka pagkaisahan pang maging choice nila. Dahil number one po na lumilitaw, kung hindi kandidato si BBM, sino ang kanilang first choice ay si Bongbong, ay si ano, si Isko Moreno. So iyak na naman po si Lenny, iyak na naman po mga taong ito, 'di ba? Kaya ho hinintay nilang matapos ang eleksyon para ho yung sistema eh ma-focus na talaga kapag kana-cancel yung COC ni BBM with finality ha ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ano yan ipabago pa yung desisyon, kundi ipapatupad na lamang. So pag na-cancel yun, lilitaw ngayon si Lenny Robredo yung maipoproklama. Diba? Imagine mga kababayan, ha? Hinihingi pa nila. Ito pa yung pangalawang nakakatakot dito. Again, kung sakaling magtagumpay ang mga kolokoy, pero kung hindi sila magtagumpay, dapat ito i-disbar ng Korte Suprema. Ngayon ganito. So, sabihin natin, pinapa-temporary restraining order nila yung pagbibilang ng Kongreso, yung canvassing ng Kongreso. Kasi yung Kongreso po, yung magka-canvass nito at magpoproklama ng mga nanalo na nanalong presidente at vice president. Alam nyo, nakakatakot dito. Ayoko naman nung sirain yung integrity ng ating ng ating Kongreso, ng COMELEC, ng mga may kinalaman dyan sa canvassing. Pero alam nyo ba, pwede hong mangyari dito, no, na narami kasi hanggat hindi yun na ipoproklama eh. Diba? Hanggat hindi na ipoproklama at may nangyaring hindi ho maganda, Eleni ho makakaupo. Kaya ho hinaharang nilang pilit ito. So sabihin natin, tini-RO nila yan. Hanggang kailan? 90 days? Hanggang di nakakapag-desisyon ng Korte Suprema? So magkakaroon po tayo rito ng, ano, ng constitutional crisis. Diba? Meron bang holdover capacity ang presidente? Ano ba ang nakalagay sa salig yung batas natin? Di ba hanggang June 30 ang presidente natin, si PRRD? Ang Senado, hindi ho po, ang Vice President, si Lenny Robredo, hindi rin ho makakaupo. Bakit? Kasi hanggang June 30 din siya.
Di ba? Ang isa lamang hong po pwede sigurong maupo dyan ay kung aling provision ang merong nakalagay na until ma-qualify. Di ba? Until ma-qualify ang sumunod na Pangulo. Ang makakaw meron hong ganong provision dito po sa Senate President, hindi ko pa na-check kasi. In case sa meron ganong provision, then it will be the Senate President, si Tito Soto yung temporary na magiging presidente natin hanggang makapag-desisyon ang Korte Suprema at o hanggang malift na or automatic mag-expire na ang temporary restraining order at ang Kongreso po ay tinuloy ang canvassing at iprinoklama na na si BBM ang nanalo. Diba? So kita niyo yon. Ganon yung discarding nila. Plus, gaano tayo nakakasiguro? Alam niyo naman yung kasabihan, justice delay is justice denied. So parang ganito rin yan. The more na nadidelay ang canvassing, the more na nababawasan po na nalalagay ho sa question ang integridad. Diba? Hindi natin nasisigurado na kung genuine pa ba yung babasahin nila yung kanilang ikakanvas. Kasi kung ano ho yung dumating sa kanila sa Kongreso, ano yung binasa nila, that is final. Kung may problema ka doon, dapat on the spot ma-question yan or another pet na naman ito on the side of BBM. Di ho ba? So, ang dami ho nilang ano eh, ang dami nilang planong iniisip dito na maantala at eventually makagawa ng paraan na kung hindi man silang manalo doon sa kanilang petition sa Korte Suprema, eh somehow, eh nagkaroon na naman ng magic at ang mababasa ng Kongreso ay mali na. Diba? Yung 31 million, eh, hindi na 31 million. Bagkos eh, reverse na naman. Sa kampo na naman ng dilim, malilipat yan. Yan ho ang aking nakikita rito ng mga maaring isa sa mga pinag-isipan nila nang sa ganon, masiguro talaga nila. Because these people, they have no respect. Diba? Sa legal Latin maxim nga na vox populi, vox Dei. Or the voice of the people is the voice of God. So what do you think? And again, mga kababayan, kayo ho ba? 31 million. May tanong ako sa inyo. Kayo ba handang lumabas? Kayo ba handang iparamdam ang voice of the people? Diba? So help me God. Dapat ganun tayo eh. Diba? So help us God. Yan. Ganyan. Sapagkat noong 1986, tandaan nyo, yung mga umabot noong 1986, kasalanan yung malaki to. Nasaan kayo nung mga panahon na yon na binubugbog ng mga taong ito, ng mga kalaban, ang pamilya ni BBM? Nasaan kayo? Ng mga nagtinawag ang sarili ng mga loyalista, where were you? And good job and kudos dun sa mga tao na nandun talaga sa labas at humaharap, nagpapakita ng pagsuporta. Pero dun sa mga malapit lamang dito sa Maynila o nandito sa may parte ng Kamaynilaan, where were you? Tayo ho yung kulang noong 1986. Kaya nagtagumpay ang mob. There was a rule by the mob at that time. Diba? Tayo ho ang magiging dapat na first line of defense. Let's protect our decision and guard our decision. Ganun lang yan. 31 million people na nagdesisyon, 31 million people has responsibility to protect their decision. Alright, so ito muli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger, ang vlogger na laging naka-pink minsan ay nagdidilaw din at pula. Okay, magandang araw sa inyong lahat.